mahirap mag-decide sa round 1. Parang sa pakiramdam ko ngayon, parang tabla lang. Tabla lang yung tingin ko dito sa round 1. Tingnan natin yung round 2. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, ang papanoorin natin ay labanan ng mga rookies. Nangyari ito sa Gubat 8. Ito yung laban ni Pen Pluma tsaka ni GL. Pen Pluma from Cebu, tapos GL from Leyte. First time kong mapapanood itong laban na to. So, simulan na natin. Talanong ko ito si Pen Pluma. Pinili niyo mauna si GL. Tig-dalawang minuto dapat. Pareho nga pala sila galing sa Process of Illumination 6. Pahinga natin unang banat, Gubat 8, GL. So check! Magandang gabi, Flip Top! Ako nga pala si GL, galing Leyte at bilang baguhan, gusto ko lang sabihin na isa tong malaking karangalan. At bago ko simulan, para sa aming dalawa, gusto ko lang humingi ng isang masigabong wala ng palakpakan, Pen! This is between you and me. Sa amin walang palakpak ang pagpatay. Oh, you will see the pen is mightier than the sword. Kasi yung patalim ko'y poetry. Saksak sa yung dibdib na parang fuck the parang USB. Dahil ikaw na mismo yung pampagana. Di ko na kailangan yung madla. Di ko na sila tatanungin ng game. Kasi matagal na akong handa. Kasi GL versus Pen Plema, pwe! Bitch, don't speak! Lalim-laliman lang yung words, pero hindi deep yung wits. Kaya ang chip ng tricks, Plema, umaanghang lang yung buga pag sa neck, my vicks. Kaya... So, my neck, my vicks. Kaya ang wick ng hits, boring. Brick by brick, Pen Plema, pero hindi sick yung spit. Oo, Plema, sa isang letra ikay magagambala. Di ka ba nababahala? Dahil isang letra lang ang pagitan ng nakakahawa sa nakakaawa. Dahil paparating na ang aking panahon, ututugma ang mga tala at wag kayo. Lagi niyang ginagamit yung linya na yun, isang letra lang ang pagitan. Sa huling na-review ko na battle niya, ginamit niya yung sa salitang immortal tsaka immoral. Dito naman sa nakakahawa at nakakaawa. Di ka ba nababahala? Dahil isang letra lang ang pagitan ng nakakahawa sa nakakaawa. Dahil paparating na ang aking panahon, ututugma ang mga tala at huwag kayong kukurap sa mga balang, pupuksa sa mga batang, susubok na makabalasa sa Bolo Brigada. Dahil on the way ka na, boy, bubulag dato sa kalsada. Kasi F na F kung makagala, si Pipi palong-palo pang makatama. Kaya't pasensya kay Chemical Ali, hindi bukas, ngayon nauulan ng mga bara. Title kasi ng album ni Chemical Ali yun, Bukas Uulan ng Mga Bara. Palong-palo pang makatama, kaya't pasensya kay Chemical Ali. Hindi bukas, ngayon nauulan ng mga bara. Yo! Dahil ito ay utang ko kay Arik. Ang pagpasok sa pinto, kahit pilak lang yung bayad, susuklian ko ng ginto. Dapat umatras ka na lang, Pen. Wala akong planong huminto. Sa aking unang pag-deposit, ikaw yung dapat nag-withdraw. Dahil ginamit ko lang yung pen para makilala ng madla. Bagong account yung binuksan, kaya't sunod-sunod yung paglagda. Kaya kung bara lang per bara, you'll be the one that's breaking. Bagsak na to sa checking, wala na tong saving. Dahil ang utak ko ay parang cheque. Mas makapangyarihan pang mablangko. At ang aking down payment kay amo ay ang pagbitay sa gago. Sakto, tatalian ko to sa ulo na parang ballpen sa bangko. Bangko bars. Isa gago, sakto, tatalian ko to sa ulo na parang ballpen sa bangko. Dahil nagbaka sakali tong magkabaka sakali, o kahit papano ay sumikat, yan yung ugali mo. Magka-video ng highlights para di maimbalido. Pero wala kaming paki sa mga sinasabi mo. Paano matatakpan ng aking sulat kung yung pen ay stabilo? Kaya pen, di Sara, pen, di kotselyo sa tagiliran. Kasi sa gubat hari-harian, yung tinta niya ay susunod raw. Saktong sa kamay ko tatagas, tatagas yung dugong bughaw. Dahil ang pen din ay koral, tangkal,
kulungan ng mga baboy manok at maaamong mga baka. Kaya paano mo mapipigilan ang halimaw gamit ang iyong mababaong mga bara? Kaya't isa lang ang tanong ko sa iyo, Pen. Paano mo kami masasakop kung ang tanging kulungan dito sa gubat ay ang tiyan ng mga hayop, Lamon? Easy! Nice! Okay, yun yung round 1 ni GL. Okay, solid na round 1 yun. Panimula. Siguro nagustuhan ko dun yung part ng ginamit niyo yung mga terms sa bangko. Yung ako nag-deposit, dapat nag-withdraw ka na. O mag-withdraw sa laban, umurong. Wala nang saving, o wala nang ligtas. Checking, wala nang saving. Tapos mas malakas daw. May sinabi siya na parang blanco yung cheque. Mas delikado daw pag blanco, o mas malakas pag blanco. Siyempre pag blank check. Tapos yung pen daw, tatalian nyo sa liig, ibibigte, parang ball pen sa bangko. Yun, solid yun. Tingnan natin yung round 1 ni Pen Pluma. Dumating! Una sa lahat, respeto kay GL! Sa lahat ng effort niya pala, respeto kay GL! Diyan Leo yung tanga! Sir, naana po'y kawatan og manok? Kung saan nasad ka ay gama? Ana na sa'y bata nga itadya sa sapa? Game? Tangina mo limin ho! Bakit ka nagpa... Kawatan og manok nga itagak sa sapa. Ito yata yung kawatan og manok, magmangana ako ng manok na ihuhulog sa sapa o sa imbornal. May viral na video yung magnanakaw ng manok na hinulog nila sa creek. Ito yata yung reference niya dito. Respeto kay GL! Sa lahat ng effort niya pala! Respeto kay GL! Diyan Leo yung tanga! Sir, naana po'y kawatan og manok? Kung saan nasad ka ay gama? Ana na sa'y bata nga itadya sa sapa? Game? Tangina mo limin ho! Bakit ka nagpagupit? Bakit bigla na lang tumahimik tong napakakulit? Ah, di pala to si G.I. Saktuwang nasa isip nyo. At di rin ako si Chris Ace, pero ako magiging crisis mo. Ooh. Sabi ng mga tao, Pen, good luck sa gubat. Sagot ko salamat, pero mas trip kong pumaslang ng good luck sa gubat. Ito ba si GL, Mr. Good luck sa gubat? Gago, nakakaumay. Pagkatapos ng laban na to, good luck sa kabilang buhay. Ooh. Pangalan niya ay GL. Dalawang titik lang si Dudong. Para siya ay mabuo, dalawang titi ang nagtulong. Di ka pala nag-iisa. Yan ang aking nasilayan. Paano ka naging good luck kung may kakambal kang kamalasan? Ooh. Di ko na kasalanan kung pagtatawanan ka ng masa. Kasi ang laban na to'y OG1 versus OG Secret. May suntok pang kasama. Kaya tapos ka na, kaibigan. Ang sarap mong murahin, wala kang kwenta. Kahit gawin pa nating LGCGL, di pa rin mabenta. Bakit ba talaga GL? Ito'y base lang sa ulat. Ah, gusto niya maliit na pusi. Ang hiling mo sa shortcut? Oh, shortcut sapagkat di ba kapaghintay? Hirit ng kanyang bibig. Mahilig din ako sa shortcut. Kaso, gilid na sa liig. Saksak agad ng pen sa dibdib. Siguradong sugat to. Saksak agad ng pen sa dibdib para dama mo ang sulat ko. Bakit ba talaga GL? Ano? Para rapper ka. Gawin din natin itong ML kasi cancer ka. Dapat suot mo XL. Akala ka ba? Akala ko ba gangster tong tanga? Bita-bita ka naman. Gawin kaya kaya natin itong TL. Total, mukha ka naman paa. Pinasok mo kay Kupa. Humingi ka man ng tulong. TL sa Bisaya paa. TL, total, mukha ka naman paa. Pinasok mo kay Kupa. Humingi ka man ng tulong, mistulak ang bihag. Kahit mag-hashtag Tulfo in action ka pa, ang nalabas ay bitag. Di ka na makakatakas, akala mo makakauwi ka pa. Masyado pa atang maaga, pero sa pain ko, ay huli ka na. Kaya galingan mo tang ina. Dahil for 50 ang presyo ng ticket, oh. Make sure sulat mo patok.
Sir, ginawa mo sana ng 420 para sigurado itong sabog. At hindi ka pa subok? GL, bakit ka pa dumayo? Magigiba lang tong waray. Waray ayo! At ang dapat na gawin sa kalaban kong waray, akin na ang W at sa'yo na ang aray. Waray! Malakas din yung round 1 ni Pen Pluma. Mas malakas, mas aggressive yung delivery niya. Kay GL, parang kahit na aggressive yung delivery niya kanina, parang medyo kulang pa sa presence yung boses niya, pati yung pag-project niya ng mga linya. Parang mabait pa rin yung dating. Si Pen Pluma talagang pang bakbakan yung delivery niya. Pero sa pen game naman, mas lamang si GL. Pero si Pen Pluma may mga linya kasi siya na malalakas din. Katulad nung simple lang pero solid yung ender niya. Yung waray, kunin ko na itong akin na yung W, sa'yo na yung aray. Sobrang simple nun pero sobrang effective na linya. Round 1 nila parang... Paano ba? Sa iba't iba silang avenues o sa departments umaangat eh. Mas yun nga, mas yung pagkasulat ni Pen Pluma ay ni GL sa linya niya sa round 1, parang mas pinagbuhusan ng panahon lalo na doon sa part sa may mga bangko. Si Pen Pluma naman, simple lang yung mga banat niya pero effective. Mahirap mag-decide sa round 1. Parang sa pakiramdam ko ngayon, parang tabla lang. Tabla lang yung tingin ko dito sa round 1. Tingnan natin yung round 2. Yo, check! Check! Yo, check ko ulit yung poster, bro. Pen Pluma pala pangalan mo. Wow! Pen ka na, Pluma pa. Ang redundant ng gago, para mo na rin sinabing enigma, guwapo. Jokes. Yo! Pero yung Pen Pluma, yung pen name, yung real name, Marco Aquino. Marco Aquino, pasalamat ka, Pen. Hindi si Balakid ang yung kalaban, kundi sigurado matagal ka nang nagpalit pangalan. Pero wag mo kong maliipin, Marco Aquino. Ngayon malalaman mo kung bakit. Kasi parehas tayong parang EDSA subalit. Ako yung EDSA'ng revolusyon, ikaw yung EDSA'ng traffic. Kaya't si Gelipad, takas tago, sa airplano sumakay. Pero Aquino man o Marco, siguradong lalapag ka ng patay. Lalapag ka ng patay, pero dito mamamatay sa realidad. Mapapaslang lang to sa sulat. Paano to mamamatay sa headshot kung walang matatama ang utak? So, kasi bano, July 13, 2018, process of elimination 6 o ng tryouts mismo, nasindak ka lang ni Tweng, wala pa nga, maluwag pa nga kanyang tornilyo. Ganun ka kahina, Pen, naduwag ka na, wala pa ngang kutsilyo. Dahil nawalan ka ng lason, kaya hindi ka naka-move on. Nung ika-13 ng July, ikaw yung Markong walang poison. Ikaw yung Jack Sparrow na mababaw. Ikaw yung Johnny walang depth. Pinapagtapakan lang ni Range. Pinapagtapakan lang ni Step. At linamon ka rin ni Jay Black. Kaya sa mga tournament nagsisi, sinigawan lang under pressure. Kaya si Pen Pluma ay napipi. Yo! Si Pen Pluma ay napipi, pero dahil inahayaan mo lang na makalampas sa'yo ang mga idolo mo. Kaya ang shit ng role, parang yung kampyonato yung naging ring. Ikaw naman yung screen, tapos sila yung nag-pick and roll. Ganun ako humanap ng metaphor at hindi titigil pumansin. At parang flip-top radio, maririnig nyo pa rin ako kahit patayin ko na yung screen. Dahil ikaw yung flip side ng mga idolo mo. Hindi mo ba nakuha? Naghahanap lang ng kapares, unggoy-unggoyan lang ang puta. Outdated mga skema, diplakado walang duda. Kung ang alias mo ay Pluma, salitang ugat ay luma. Ano, gets mo? Hindi, then that's whack. Mananatiling ringless yung bano. That's whack, lahat ng tira ko ringless sa'yo. That's swack.
Yo! Dahil ganyan ako bumuo ng bagong konsepto, Arik. And I always give my best fight. Pinatay ko na yung kalaban, pinomote ko pa yung website. Yo! Cliptop.com.ph. Check nyo yan after ng round ko. Kung hindi, mamalasin kayo for the next 3 minutes. Yo! Dahil ganyan ako bumuo ng bagong konsepto, sabi ko nga. Kaya, ako yung, ganun ako bumuo ng konsepto. Di kaya ng mga punchline mong random at sablay. Ako yung tipong lumalampas. Ikaw yung tipong sumasabay. Kailangan ko ng magagarote. Kailangan mo ng gubagabay. At tandaan mong isang letra lang ang pagitan ng pumapantay. Sa pumapatay, waray! Easy! Yung ginamit na naman yung isang letra ang pagitan doon. Pero parang tingin ko mas malakas yung round 1 ni GL kumpara dito sa round 2 niya. Mas malinis din yung performance at delivery. At mas streamlined yung ideas doon. Dito parang medyo random na rin yung mga angulo niya dito. Tingnan muna natin yung round 2 ni Pen Pluma. Kanina tabla sila. Tingnan natin yung round 2 dito. Yo, nakakasawa yung sulat mo! Talagang bitin! Oh, walang poison si Marco, pero patay ka sa 13! Game, game! Yeah. Yo, alam ko yung anggulo nito, kiso may luma sa pluma! Wag ako gago, panisang bit ng luma sa pluma! Wala na bang bago? Bago mo ko punahin, make sure sulat mo hindi pang baguhan! Magiging luma lang ako sa estilo mong wak! Di na ako bago dyan! At ang pangit naman ng iyong hatid, di ka makasabay, mga puntong di ko mabatid. Palagi kang sablay, pas magsakto ka agad. Yan ang iyong hinihintay. Ito'y biyahin mo at manunggal, ganyan ako magsaysay. Flum ako'y kaya mag-ingay, may taglay na... Mount Manunggal, yun yata yung second highest peak sa... Alam ko, nakapunta na ako dun sa... Dito, sa Cebu. Mount Manunggal. Magsakto ka agad! Yan ang iyong hinihintay! Ito'y biyahin mo at manunggal! Ganyan ako magsaysay! Flum ako'y kaya... Magsaysay yata yung road papunta doon. Ano? Doon nag-crash yung aeroplano ni... Magsaysay. Okay. Maraming salamat sa trivia mula kay Rude Boy, isang true blue Cebuano. Palagi kang sablay! Magsakto ka agad! Yan ang iyong hinihintay! Ito'y biyahin mo at manunggal! Ganyan ako magsaysay! Flum ako'y kaya mag-ingay! May taglay na pulbura! Sulat ko'y pumapatay! Nuklear ang aking pampura! Alam na mga nauna! Napapalag to! Bullpen na diba? Kaya may bayag to! Ano bang meron sa Leyte ha? Be proud! Kung hindi, hipokrito ka! Paano mo malalaman ang history ng lugar nyo kung naka-incognito ka? Example, yung Battle of Leyte Gulf. Example, yung Battle of Leyte Gulf. Aminadong walang alam tong rapper na ugot-ugot kasi ang alam niya lang sa Leyte Gulf, yung laro ni Tiger Woods. Bobo! Ignorante! Ikaw ay malaking abala! Luluhod itong taga-Leyte para unang misa ng imasawa! At di ka ba nagsasawa? Di talaga siya aayaw! Believe din ako sa'yo, hinintay mo talaga statwa ni MacArthur na gumalaw? Iba din trip mo, tol! Nakailang ka na bang pakete? Sa sobra mong patient, mukha ka ng pasyente! Tinayo naman mga pare, abnormal ang pangit at napaka-boring. Material yan na gamit, galing sa looting! O galing sa looting, ibig sabihin nung napatulong ka at sa iba ikay lumapit. Habang ako galing sa looting, kamay ko talaga ang gamit! Diba gutom ka sa palakpak? Pes mabubusog ka sa laig batugan. Ikaw ay malaking palpak. Maruha sa takluban. Wala ba kayong napansin? Wala ba kayong nabisto? Kinunay ko yung latest Samar na parang brisa San Juanico. Latest Samar. Okay. Diba iyong gagot ka ng Yopi Tacloban? Pero kabubuhan mo ay di ko makaya. Kasi nag-rally daw to, bakit daw sila yung tinamaan ng Yolanda? Kasi
ibahin mo ang bagyo sa kagubatan. Hindi to signal 1, signal 2, signal 3, mga brad. Ito ay signal 69 kasi sibak ka na agad. Kaya babalatan ka ng sagad sa nayon na ni Aming nakadistan. Wala ka na mukhang iharap sa mga tao na parang operation run. Ang dali mo lang lusutan. Tingin ko sa'yo, hindi mapanganib. Magtapos ka man sa UP, hindi ka magiging palakib. At kahit pa ano ngayong hihirit, Tol, kilala na ako sa baryo. Ako ang taga Cebu na napainit sa laro nitong UP. Ako si Paul Desiderio. Okay, yun yung round 2. Para sa akin, mas malakas pa rin yung round 1 ni Pen Pluma kumpara dito sa round 2 niya. Pareho sila. Mas malakas yung round 1 nila pareho sa round 2 nila. Siguro pinagustuhan ko linya kay Pen Pluma doon yung magsaysay, lalo nang nalaman ko na doon pala yun, doon bumagsak yung aeroplano ni magsaysay dati sa Mount Manunggal. Okay, round 2. Pareho din eh, pareho ng story ah. Sa round 1 at round 2 nila, yun yung pinagkaiba nitong dalawa, yung siguro yung sulat lamang si GL, pero kulang talaga yung, lalo yung pagbigkas ni GL ng mga words, minsan kulang sa lutong o minsan nabubulol siya, napapatigil. Si Pen Pluma ganun din naman, may parts dito na parang napatigil siya ng bahagya. Siguro ano lang din, sabihin ko lang din na pwedeng debatable din katulad ng round 1 itong round 2 nila. Pwedeng tabla din to. Depende kung sino yung judge, kung yung tinitingnan ba niya, yung delivery. Dahil pares naman din may laman yung sulat nila. Mas lamang lang nga si GL ng bahagya sa pagiging complex ng mga linya. Pero si Pen Pluma naman, yung delivery niya kasi, ramdam mo eh. Ramdam mo na kahit na pareho silang hindi Tagalog yung pinakaunang language, parang mas lamang yung confidence ni Pen Pluma sa pag-rap ng Tagalog kumpara kay GL. Sa paggamit din ng mga words siguro at sa kung paano i-project yun. Mahirap, parang kaparehas lang din ng round 1 yung round 2. Hindi ko walang clear winner para sa akin na parang ito talagang nalampasan niya si ganito, ganyan. Parang pukpukan lang pareho. So round 1, round 2, parehas ko munang ilalagay ng tabla. Tingnan natin yung round 3. Yo! Alam nyo ba yung style ni Pen Pluma? Ganito. Una, susundot muna siya ng ribat. Tapos marirealize niyang lame. Tapos babalik, ngayon magpapanik na siya, sabay sabi ng game. Tangina. Tapos babalik siya sa kanyang setup na name flip, na kung di cliche ay line bite. Tapos imemention niya yung sarili, sabay sigaw ng punchline. Kasi halos kalahati ng laban ni Pen Pluma ay puro ganito ka sa pen, mga ganyan ka sa pluma. Ibang klase tong pen, ibang klase tong pluma. Talaga? Akala mo ba ay great mo na, yung lame mo nga, yung selfie bars ni Marshall, in-upgrade mo pa. Ako yung nag-tryouts mag-isa, and you know that's brave. Process of illumination, ginawa kong mas grave, purong talento yung panghawi sa gubat na sarado. Bumiyay ako para manood, nanood akong urado. Ikaw, kapit sa Rapolo. Pero may kwenta din naman to kahit cheap. Siyempre merong ibubuga, kasi ang lakas mong sumipsip. At yung grupo niyong Shaman Yubek ang aangas din. Ang lakas sa kolabo, kasi sa kada berso ang bagan din. Pero ang kaso pen, may nakapansin na hindi lang sa kanta kundi pata silaben din. Ew, yan ba yung ritual ng inyong grupo? Ah, mga duwag pala sa tunay pwes. Ako nang bahala sa hukay, baon tong mga pusi kahit shaman ng buhay. At ikaw, yo. At ikaw pa yung pinakamagaling, talaga? Ha? Kaya pala ikaw yung Shaman King, kasi kailangan pa ng kaluluwa para lumakas yung patalim. Yo. Tapos, meron siyang ganitong signature na style. Slow na nga yung tempo, yung punchline di pa wild. Oo bro, sa ganitong basic flow na Willy, para bang si Damsel lang sa
Papapairited na CD! Kasi bulol! Oo, ako ay parang cerebro spinal fluid lang ang sukat kasi hindi na to sa dila. Umaagos to sa utak, makinig. Simulan natin sa sayaw. Sayaw o sexy dance. Pagalaw ang siksik hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib. Ang kaso, lalala yung atake. Masusunog ka sa tiyempo kasi inakala mong gula pa lang yung Dante. Yun pala, inferno! O inferno! Dante's Inferno. Yun, Nine Circles of Hell. Lalala yung atake, masusunog ka sa tiyempo kasi kinumpara niya kay Dante Gulapa, yung sumasayaw na mataba, yung naging viral dati. Nakala mong gula pa lang yung Dante, yun pala inferno. Oh, inferno, imperno, isa tong spiritong sa puso ay may hiwa. Bawat round sumaapoy, huwag niyong kalimutan yung lanseta. Lanseta, may plema. At para matanggal, di ko lang to babatukan. Nangati ka sa kalaman, pitas yung mansanas sa lalamunan. Mansanas, sa hardin ikaw yung ahas. Sa gubat ikaw yung worst breed. Sakto ako yung tree of knowledge. Kasi ako yung first seed. Ikaw yung nabubulok na bunga. Pilit yung pagiging poetic. Lahat ng imahe mo peke, lahat ng photosynthetic. Photosynthetic. Yo, photosynthetic, pandilig ko ay holy water. Ako yung sagrado na OG. Walang sinayang na araw na parang Plants vs. Zombies. Yo, pero di na to babangon pa tong zombie sa flip top deads. Kasi pugot agad yung ulo. Shout out sa hip hop heads. Yo, ano? Masyado mang mabilis. Nagsimula tayo sa sayaw, natapos tayo pugutan. Kasi ang aking train of thought ay train to Busan. O lahat ng madaanan ko patay o dinamat. Yun yung bullet train of thought niya, ginamit niya dito. Pero yung mga sumunod niya dito, tingin ko talaga mas malakas yung pagkagamit niya ng bullet train of thought niya. Yung ginamit niya dun sa kay Zendlook, pati kay Doc Pau. Parang mas solid yung pagka-construct niya dun. Sayaw, natapos tayo pugutan kasi ang aking train of thought ay train to Busan. O lahat ng madaanan ko patay o di naman ay critical. Lahat ng matapakan ko na stage nagiging terminal. Kaya ano, Enigma? Kailang matapakan na stage nagiging terminal. Terminal stage. Patay o di naman ay critical. Lahat ng matapakan ko na stage nagiging terminal. Kaya ano, Enigma? Sino yung sunod? Yung ibang kampiyon? Yung Unico, yung C9, yung Zenlook? Sino yung maangas, yung tinta? Pero panahon na ng aming dibisyon, hati yung Pilipinas sa gitna. At ako'y bagyong Pasipiko, laban sa kakarampot yung hangin. At kung susumahin, sila nga ang Visayas, takot sa akin. And you forge your pen into a dagger, but you fucking staggered on Ibiza sa Bisaya. Pero walay taga sa Tagalog, sa iba kon magwinaray ako dide. Waray ka pa akon katunga, tanggal yung plema sa sistema, tapos na akong dumura. Easy! At may round 3 ka pa pala, wala nang makikinig sa'yo. Malas ka lang plema at pinauna mo ako. GG! Okay, yung round 3 ni GL, guro yun yung pinakamalakas niya na round para sa akin dito. Mas malakas ng bahagya sa round 1 niya, tapos round 2 na niya yung pinakamahina dito. Division, Silangang Visayas, takot sa akin. O Eastern Visayas, Silangang Visayas. Okay. Mamaya na ako mag-evaluate ng buo. Tingnan natin muna yung round 3 ni Pen Pluma. Sige, simulan na natin to.
Supukan mo na humabol, di kita aawatin, bro. Walang basihan ng mga sabi-sabi at mga hula nyo. Kahit sino pa yung katapat ko, mas nakakaluka to. Ito'y Luca versus Trey Young. Mga tao, di mo maluloko, shit. Baka bigla ka nalang mawala. Luca Doncic tsaka Trey Young reference. Hula nyo, kahit sino pa yung katapat ko, mas nakakaluka to. Ito'y Luca versus Trey Young. Mga tao, di mo maluloko, shit. Baka bigla ka nalang mawala. Kapag ako nag-Eurostep, ito'y Luca versus Trey Young. Ako ang talagang banta. Trey, tama ka sa hook. Ika'y pupuk Atlanta. Alam mo naman, kapag ako tumira, laging nasa range. Asa rin mo mang pen shop to, itong si Boy Labo, iiwang nasa bench. Sa mga tira mo, di agad tatama. Kahit sumubok pa ng ilang beses, Boy Labo nga diba, titira ng Lunes, papasok sa Biyernes. Pero champion ka pala! Pes, meron akong dalang solid. Di namin kailangan ng champion dito. Hashtag walang tubig! Oo, natalo ako nito yung tryouts. Natalo mo siya. Natupad na hiling niya. Pinatunayan mo lang na mas may tililing ka sa kanya. Di porkit nakapasok ka sa liga, legit ka na na rapper tarantado. Dahil kung walang flip top sa hip hop, hindi ka interesado. Kaya sa ulat ako'y nagulat sa paglipad ditong bagito. Mula tryout sa wakas, napadpad ka rin dito. Kaya dapat ka magpasalamat dahil makikilala ka na. Akala ko agila sa gupat, dantigula pa lang pala. Kaya mahiya ka tang ina. Ang angas sa pangiho, tamang si Dante Gulap. Sa tamang si Dante Gulap ka nga. Angkas ka lang dito. Kasi wala na si Pugchik. Kung nagkataon na nauna si Pen Pluma kaysa kay GL, mas malalakas yung binanggit kanina ni GL na Dante's Inferno. Dahil may Dante reference din si Pen Pluma dito. Pero yun nga, siya yung nauna. Tangina! Ang angas sa pangiho! Tamang si Dante Gulap! Sa tamang si Dante Gulap ka nga! Angkas ka lang dito! Kasi wala na si Pugchik! Kasi wala na si Pugchik! Kaya may laro ka na! Kung naitidihan mo ang logic, iniinsulto ka na niya! Hindi suntok na sulit, sisipain kita sa panga! Oo, yun ay joke kick! Kung nuggets mo tanga! At sabi si Jokic, joke kick. Nuggets. Yun nga yung sentro ng Nuggets. Nikola Jokic. Jokic yung ginawa niyong pagbigkas. Hindi suntok na sulit. Sisipain kita sa panga. Oo, yun ay Jokic. Jokic kung Nuggets mo tanga. At sabi niya ng tryouts. Swabe lang pag bumabayo ako. Yung kalaban ko napapayoyo. Pweh! Nagra-rap ka ba o kumakanta? Ano ba talaga, Dudong? Dapat sa tawag ng tanghala ka sumali. Gong-gong! O isa kang gong-gong! Nerdo, hindi ka pa nakakakantot! Walang dumadalaw sa'yo, mas madalas ka pang dalawin ng antok! At may kamukha tong si Barok. Hindi ako sure pero parang gano'n na nga. Tado, ikaw ba yan? Buhay ka ba pala? Pes, bakit ka pa sa trip ni Arik sumakay? Alam naman natin lahat na si Tado bumiyahe lang para mamatay. Kaya ano, Tado? Hindi ka dapat katakutan. Bototo nila Pulapo. Tiniksa yung lalamunan. At bakit ba GL? Mali ang napili mong pangalan. Paano naging GL to kung GG ang kalaban? Waray! Okay, yun yung round 3 ni Pen Pluma. Okay. Para sa akin, umangat si ano dun. Parang humina na yung sulat ni Pen Pluma dun. Parang mas lamang, mas may substance yung round ni yung round 3 ni GL dito kay Pen Pluma dito sa round 3. Kulang lang talaga kay GL yung delivery niya. Parang medyo marami pang pwedeng i-improve in terms of
phrasing, minsan yung sa pagiging, hindi lang din naman sa volume ng boses yun eh. Pati na rin kung paano mo ipoproject yung mga sinasabi mo, kung, lalo na kung halimbawa yung syllables, kung paano mo gagawin mas prominente yung mga rhymes, yung mga multi, pati yung pace, kung paano mo siya ipipace ng tama, na kung saan ka titigil. Importante yun, napaka-critical nung 1 second na tigil sa 2 second na tigil sa ikakabit mo agad. Pati yung pagbigkas niya rin. Pero dito sa round 3, para sa akin kay GL to, round 1 tsaka round 2, binigay ko na dikit. Siguro round 2 nila pareho yung pinakamahina nila na rounds. Sumunod tong pinakamahina naman ni Pen Pluma tong sumunod yung round 3 niya. Ay hindi, pinakamahina ni Pen Pluma yung round 3 niya. Pinakamahina ni GL yung round 2 niya. Pinakamalakas ni Pen Pluma yung round 1 niya. Yun naman yung parang second o yung gitna na round ni GL. So tinabla ko yung round 1 tsaka round 2. Round 3 para sa akin kay GL to. Itong round 3. Ito yung malinaw na round na tingin ko na may umangat talaga. Round 1 tsaka round 2 parang pukpukan lang eh. Pero kahit nasabihin ko na si KGL tong round 3, doon sa round 1 naman, kahit tabla sila doon, nagustuhan ko talaga yung linya na sa akin yung W, sa'yo na yung aray. Ganda nun yung sa waray. First time ko narinig yun. Di ko alam kung may nagsabi na nun dati. Pero first time ko narinig at nalakasan ako doon sa linya na yun. Tingnan natin yung judging. Laptop Gubat 8, GL versus Pen Pluma, isang beses para sa kanilang pareho. Solid yun, kaya na solid yung future ng Visayas Division. Ang bota ng jurado, 3-2, mag-iay tayo lahat para kay Pen Pluma. Si Pen Pluma yung nanalo dito. Siguro doon nila binase yung mga judges na bumoto kay Pen Pluma. Sa delivery, talagang lamang na lamang si Pen Pluma dito. Pati sa intensity. Tsaka siguro yung linya na yun na yun nga yung waray, yung W. Malakas talaga yun. Pero overall, Pen Game, GL, mas mautak yung mga sulat niya. Mas pang matalino. Stick ako dun sa decision ko. Tapla sila round 1, round 2, round 3, GL. Pero punchline of the match para sa akin ay kay Pen Pluma, yung waray. At sana na-enjoy nyo tong review natin na to. Dikit na laban, actually. Kahit sino pwede manalo dito sa laban na to. Pati sa judging, 3-2. At abangan nyo pa yung mga susunod na uploads natin dito sa Break It Down. Maraming salamat sa lahat ng mga supporters at mga subscribers. Abangan nyo pa yung mga uploads natin dito sa channel. Hindi lang Break It Down, abangan nyo yung mga bagong pakulo natin. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.